itu. Hi guys, this is Alan. Welcome back to this channel, Gaijin World. Nasubukan nyo na bang mag-drive habang umuulan ng snow? Ayan, sa mga magda-drive pa lang dito sa Japan, kakayanin ba nating mag-drive habang nag-i-snow? Or kailangan ihanda natin ang ating sarili kung tayo magmamaneho, ano yung mga yung dapat natin gawin? Papakita ko sa inyo kung gaano baka grabe kalala ang snow dito sa Japan itong mga nakaraang linggo. Kung ikaw ay kukuha ng menkyo or license, dapat ready ka ding mag-drive during winter season. Kaya eto na, panoorin natin ang mga videos na to. And tignan nyo naman guys, first time na for this month na nag-snow dito sa aming area. Ayan, papasok pa lang kami sa work. And ang lamig-lamig. Oh my God, wala ba tayong tubig? Sana may tubig tayo. And tignan nyo guys kung anong gagawin namin. Wala na. Naku, hindi tayo winter tayo. So, wala kaming ano dyan, wala kaming idea na uulan na snow, pero para mawala nga yung tubig, para mawala yung snow, kailangan namin mag-host ng tubig kasi bili ko lang, 30-45 na. Hindi namin makita, tingnan nyo yung windshield. Kailangan natin ng tubig. Yung harap lang, tsaka ano, hala, hindi malang natutunaw. Hindi natutunaw. Kailangan natin ng mainit na tubig. Sige, go ka na. Antay na lang ako. O kailangan ng mainit na tubig para pambuhos. And guys, sobrang lamig dahil naging snow na dito. Ang sakit sa kamay. Ang sakit sa kamay. Tignan nyo naman guys. Papasok pa lang kami sa work. And ganito yung madadaan namin, napakalamig. Nung bago pa lang kami dito sa Japan, tuwang-tuwa kami sa snow. Pero nung nasanay na, ayaw ko na ng snow. Uy, gusto ko pa rin ng snow. Ayaw ko ng pag ganito kalamig. Siyempre, tumatanda. Yun nga guys, kapag winter, dapat daw winter tire kaya para ano, safe. Kaso wala kaming winter tire pa, hindi pa kami nakapagpalit. Ang lamig. Nagnanab yung mga kamay ko. And yung mga sasakyan dito, pwedeng may aircon, pwede rin siya naka-heater. Ayan. Ayan guys, kitang-kita nyo naman kung gaano ka lakas ang snow dito sa Gifu. And kawawa naman talaga yung mga wala rin mga sasakyan na pumabiyahe, papasok sa kanilang work. Imagine nyo na lang ganyang kalakas ang snow at kailangan nilang pumasok sa trabaho gamit ng kanilang bisikleta. Ayan, so sobrang lamig daw. Bisit. Napakaginaw. Napakaginaw. Sobrang lamig kasi. And tingnan nyo naman guys kung gaano kakapal ang snow. Talaga natatakpan na yung buong sasakyan. Hindi ako ready niya. Tingnan nyo, hindi ko na taas yung wiper. And ang kinakatakot ko dyan ay baka mamatayan na naman ako ng battery dahil sa sobrang lamig. Sana huwag tong matayan ng battery. Oh my God, please. Ayun. Ay, buti naman. Grabe, sakit sa mata, sa kamay. Sobrang hirap bumiyahe guys kapag malakas ang snow. Masyado madulas yung mga daanan at napakadilim. Hindi mo makita kung ano yung nasa harap mo. Lalo na kapag natapos na yung snow, magkakaroon ng maraming fog. Ayan, katulad yan. Sobrang foggy and hindi mo makita yung dadaanan mo. Hindi mo alam
kailangan mag-ingat kang mabuti at gumamit ka ng winter tires talaga, lalo na kapag ka madulas ang daanan. Ayan o, mala Silent Hill, di ba? Mukhang maganda lang sa simula. Masaya sa simula makakita ng snow. So ayan guys, anong masasabi ninyo ngayong nakita ninyo kung gaano kalala dito sa Japan kapag nag-i-snow? Siyempre sa umpisa, medyo masaya tayo pag nakakita na tayo ng snow, di ba? Pero kapag ka matagal ka nang namuhay dito at na-experience mo na yung dami ng snow at kung gaano kalamig, ay mukhang hindi mo nagugustuhin. Pero wala tayong choice. Kailangan natin mag-adjust and mag-ingat. Mag-ingat tayo sa pagdadrive. Lalo na kung ang mga dadaanan natin ay sobrang madudulas, kailangan natin talaga ng winter tire. Lalo na nagpunta kami ng Nagano, dahil sa sobrang kapal ng snow, doon sa mga hindi pa pala nakakapanood ng aming mga videos sa Hakuba and sa iba't iba pang mga lugar na pinunta namin sa Nagano, i-check nyo yung aming mga previous video sa aming YouTube channel, ayan, para makita ninyo kung gaano kakapal yung snow sa Hakuba. And dito na nga, kami mismo ay naglagay ng winter tire dun sa sasakyan, pero dahil sa sobrang kapal ng snow ay nasisira yung winter, yung actually chain pala. Naglagay, wala kaming winter tire, pero meron kaming chain na nilagay sa sasakyan dun sa mga gulong. So first time kong naglagay ng winter chain. Ayan. So although nasira agad guys, dahil hindi ata tama yung pagkakakabit namin. So yan, isa dapat yan sa mga dapat ninyong matutunan kapag kayo'y magmamaneho dito during winter season. Kailangan nyo talaga ng winter tire or chain. And ayun na nga. So I hope nagustuhan nyo tong video na to. And kung hindi ka pa nakapag-subscribe, mag-subscribe ka na and hit mo yung notification bell ha, para laging ang updated sa aming mga susunod pang i-upload na videos. At kung nagustuhan mo naman itong video na to, please like this video and mag-comment na rin kayo. I-share nyo yung experience ninyo sa pagdadrive dito sa Japan during winter, or kung meron kayong mga questions about driving, ayan, i-comment down below ninyo at itatry nating sagutan yan. So, ayan guys, I hope I will see you on our next video. This is Alan and thank you so much for watching. Abangan ninyo yung mga susunod ko pang i-upload na Japan Travel Ban Lift Countdown serye. Ito yung sunod-sunod nating pag-upload na may kinalaman sa pamumuhay dito sa Japan ngayong merong pandemic at hindi pa rin natatapos ang mga corona cases dito. Kailan nga ba talaga matatapos ang travel ban? Abangan natin yan at ihahatid ko yan dito sa Gaijin World channel. Thank you so much for watching. This is Alan. I will see you on our next video. Bye!